alalad at malugod, ang sa Diyos ay may takot. Sa utos niya'y sumusunod, siya'y hindi magdarahop. San Jose mang gagawa, Alleluia. San Jose mang gagawa, papuri sa Diyos. San Jose mang gagawa, Alleluia. San Jose mang gagawa, papuri sa Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa paggunita po natin ngayon kay San Jose bilang isang manggagawa, alalahanin natin at ipagdasal ang lahat ng mga manggagawa sa buong mundo, lalo't higit ang mga manggagawang Pilipino na walang sawang naghahanap buhay para sa pangangailangan ng kanilang pamilya at sa pag-unlad na pangkalahatan. Sa ating Ebanghelyo, hindi kinikilala ng kanyang mga kababayan si Jesus. Siya'y kinilala bilang anak ng isang karpintero, isang manggagawa, at buhat sa isang payak na pamilya. Kaya naman kasabay ng kanilang pagkamangha, sila rin ay nagduda sapagkat di nila kilalang tunay si Jesus. Patuloy nawa nating kilalanin siya sa mga taong nakakasalamuha natin araw-araw, lalong-lalo na sa mga inaapi, gutom at walang boses sa lipunan. Bagamat sila'y payak, hindi ito nangangahulugang wala silang kwenta. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga prejudices sa mga payak at inaakala nating walang kwenta. Pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa lahat ng umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawaing inyong iniatas at makamtanawin namin ang gantimpala na iyong ipinangako sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Diyos, "Ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y
pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasda ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi pa nilalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikaw ay walang hanggan. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Iyong taong nilikha mo ay bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapang iyong inuutos. Ang sanlibong mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Poon, titisin niya ring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay, ipadama yaong wagas mong pag-ibig. At sa buong buhay namin ay may galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. At sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Manunubos namin mahal, salamat sa iyong patnubay at
paglingap araw-araw. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang unang araw po ng Mayo na sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon si San Jose bilang isang manggagawa na nagpahalaga sa dignidad ng paggawa. Naging gabay ng mahal na poong Jesus Nazareno para sa pagkiling sa mga bumabalikat sa pag-unlad sa pamamagitan ng pagpapatulo ng pawis. Ito rin po ang umpisa ng buwang ibinubukod natin para naman sa mahal na Birheng Maria. Sa mabuting balita ang napakinggan natin ngayon, isa po ito sa mga pagkakataong bumalik si Jesus sa Nazareth at nangaral sa sinagoga doon kung saan namangha ang kanyang mga kababayan. Napatunong tuloy ng hindi ba ito ang anak ng karpintero? Oho, siya nga ang anak ng karpintero. Sa pagnanais ng Diyos na makibahagi sa ating kasaysayan, naging bahagi rin siya ng pamilyang ito ng karpintero. Kung saan naman niya niyakap ang kahalagahan ng pagtatrabaho at dedikasyon sa kanilang napiling hanap buhay. Sa aklat pa lang ng Henesis ay iniatang na sa atin ng poong may likha ang pangangalaga sa sangnilikha at paglinang sa likasyaman sa pamamagitan ng paggawa. Bahagi po ang pagtatrabaho natin ng pagkalinga ng Diyos sa kanyang nilikha. Ulitin ko lang ho yun, ano, para lamang mabigyang diin. Hindi kasi ako marunong sumigaw sa humiliya. Bahagi po ang pagtatrabaho natin ng pagkalinga ng Diyos sa kanyang nilikha. Kaya masasabi rin pong nakikibahagi tayo sa patuloy niyang paglikha sa sanlibutan. Ito naman ay nagbibigay dignidad sa atin bilang tao. Ang ating partisipasyon sa patuloy na paglikha ng Diyos sa sangnilikha. Dahil po sa ating paggawa, higit sa lahat, dito po nasasalamin natin ang Diyos sa kanyang paglikha. Bukod doon,
nasusustinirin natin ang ating sarili at ang ating pamilya pag tayo ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng katumbas o yung sweldo natin. Nakakapag-ambag din po tayo sa progreso at kaunlarang pangkalahatan. Mabuti po siguro, isisingit ko lang, ano, wala dito sa aking kodigo, naisip ko lang ngayon, naalala. Mabuti po siguro kung magkakaroon tayo ng malawak at malalim na perspektiba sa ating pagtatrabaho. Gaano man ka karaniwan ang ating trabaho o gaano man kaimportante tayo sa lakas paggawa. Ito po ay kung mabibigyang halaga natin ang ating trabaho bilang maliit man o malaking kontribusyon natin in light of eternity. In light of eternity. Kahit na yung mga tinatawag ng mga Amerikano na merong mga shitty jobs, pasensya na kayo sa term, ano, pero wala akong maisip na ibang tawag doon. Shitty jobs. Yung parang alam mong pumapasok ka, may ginagawa ka sa opisina, pero alam mo, halimbawa, ikaw ay isang web designer o nag-type ka ng mga ilalagay doon sa website ng inyong kumpanya. Pero dahil maalam ka nga sa computer, eh, nakikita mo rin doon na yung iyong sinulat doon sa inyong website ng inyong kumpanya ay wala namang nagbabasa. Maghapon ka roon, nakaupo, pandahirap ka na roon magsulat, kinukumpos mo pang mabuti, sinecheck mo pa ang grammar, pero wala namang nagbabasa sa iyong sinulat. Shitty job ang tawag nila. Ganun pa man, ganun man ang ating trabaho, talagang napakalaki naman ang impact sa lipunan. Kung maaari, eh, i-assume natin sa ating sarili na ginagawa natin ito para sa na mayroong pagtingin sa malayo, yun nga, in light of eternity. Kontribusyon natin sa progreso at kaunlarang pangkalahatan o yung knowledge, yung general knowledge. Nakakalungkot isipin na sa pagnanais naman ng ilan na magtagumpay sa aspetong ito, nasasamantala naman, hindi lamang ang likas yaman na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, pati na rin ang manggagawa, nasasamantala. O tinatawag natin sa English na na-exploit. Sa pagpapatuloy po ng ating pananalangin sa banal na misa, alalahanin din natin mga kapatid sa isang banda ang mga walang trabaho na gusto sanang magkatrabaho at magtrabaho. Pagpalainawa ng Diyos na nagpapahalaga sa paggawa ang kanilang pagnanais na makapag-ambag din sa pagpapanday ng maunlad na mundong ating ginagalawan. Makatagpo nawa sila ng paraan para maisakatuparan ito. At pag nangyari ito, naway mapanatili naman nila ang kanilang dignidad. Yung hindi yung ma-exploit sila at hindi sila mahubaran ng dignidad na ito sa kanilang pagtatrabaho. At para naman doon sa nakaranas ng hubaran ng dignidad sa pagtatrabaho, humugot po tayo ng lakas sa ating mahal na poong Jesus Nazareno na sa kanyang pagmamahal sa atin, sa paglalakad niya papunta sa Kalbaryo,
ay unti-unting hinubaran ng dignidad para mabihisan tayo nito. Alalahanin din po natin sa kabilang banda ang mga inalipin na ng kanilang trabaho. Yung mga naging masyadong workaholic, isang makabagong mukha ng pang-aalipin kung saan trabahador nagsisilbi. Ang trabahador ang nagsisilbi sa trabaho. Hindi ang trabaho ang nagsisilbi sa trabahador. Ipanalangin natin na umani din sila ng dignidad, lalo na po yung mga biktima ng child labor at human trafficking. Balikan po natin sandali yung ating mga pagbasa. Ano? Kung inyo pong napansin, pareho sila ng mahal na Birheng Maria, si San Jose, at ang mahal na Birheng Maria na nag-focus kay Jesus constantly. Simula, bago pa ipanganak, habang lumalaki siya, hanggang sa kamatayan sa krus, naka-focus sila uniquely and constantly sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sa katahimikan ng kanilang pang-araw-araw na gawain, pareho nila siyang ginabayan hanggang sa siya ay lumaki. Isinapuso nila ang maayos na pagpapalaking ito sa kanya. Ito po yung tinatawag ng Mama Mary na pondering everything in her heart. Isinapuso. Ang pagsasapuso, mga kapatid kong minamahal, ay ibang tawag lamang sa pakikinig. Ang pakikinig sa Diyos ay nagagawa ng higit na epektibo kung paminsan-minsan ay ipapahinga rin natin saglit ang ating paggawa para umupo, magnilay, at maigting na makipagniig sa Kanya sa pananalangin. Patulad po ng ginagawa natin ngayon. Turuan nawa tayo ni San Jose at ng mahal na Birheng Maria na maging faithful sa commitment natin sa mga gawain. Yung mga ginagawa natin araw-araw ay mabigyang pagkakataon din natin ng Diyos sa kabila ng ating kaabalahan, sa kabila ng ating pagiging caught up sa ating mga trabaho, mabigyan natin siya ng pagkakataon na samahan tayo sa mismong pagtatrabaho natin at maging sa ating pamamahinga para patuloy pa tayong makapagtrabaho ng marangal, hopefully. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sa pamamagitan niya, hilingin natin sa Panginoon, paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista naway magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga negosyante naway gamitin ang kanilang mga kabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga dukha at mga walang hanap buhay
naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga yumaong naghirap sa paggawa noong sila ay nabubuhay pa rito sa lupa, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ama ng aming manunubos, sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa pamamagitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal ng paggawa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya't karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihain. Ngayong si San Jose ay ginugunita namin. Para mo nang awang pagbigyan ang aming kahilingang kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog na aming inialay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ginugunita namin si San Jose. Niloob mong magpakasal kay Mariyang Birheng Mahal, si San Joseng maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na May 4, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ang katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. O aming ulirang San Jose, patron ng Santa Iglesia, patron ng mga manggagawa sa iyong bisig, iyong inilagaan si Jesus at si Maria. Sa iyong mga bisig, tulad ng ibang mga ama at manggagawa, ay bumuo ng mabuting pamayanan at tahanan. Tuwin ay idalangin mo kami sa iyong anak, na sanay kaming alagaan dito sa aming buhay. Gayon din, iyong ipagsanggalang ang mga manggagawa, mga taong tumutulong upang bumuo ng isang masaya at maunlad na bansa. Amen. Amen. San Jose manggagawa, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, mga idinadalangin, hinihiling at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na rin ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
kaluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.